So, narito kami kumain ng aming tanghalian. So, itong tinapay na ito, pag inaamoy ko siya, ay amoy talaga siya Nutriban. Parang ang sarap-sarap talaga, no? Pero hindi lang ako makain dyan ng dahil sa gluten. So, mayroong isang babae na dumaan dyan at bumalik talaga siya at pinupuri niya yung earrings ko. Kaso, ang bilis ng pagkain nila, dumating kaagad, oh. Joke lang. Ay, syempre, pinuforward na natin ito yung video natin, mga nanay, no? So, ayan po, masasarap po ang pagkain na yan, mga nanay. Habang ako'y nagdadabing dito, ako'y natatakam kasi masarap po talaga yan. Yung kay Matthew noong buntis ako sa kanya, yan ang paborito ko, yung chicken breast yan siya, no, na malambot talaga, very tender, at saka juicy, kaya ang sarap na sarap talaga ako dyan. Mm-hmm. So, ayan ang inu-order ng aking anak, so, water lang talaga yan siya, at saka yung french fries. Maganda yung french fries nila dyan kasi parang bake lang yung french fries nila, no? So, ayan naman si Daddy Tim. Ay, ano bang inu-order ni Daddy Tim? Hindi ko makikita, parang steak din ata ng katulad sa akin. And of course, ang sa akin mga kamami, ice creams talaga yan, at saka steak, and gulay, at saka mashed potato or baked potato. Mm-mm. So, ayan po, masarap po talaga yung pagkain na yan, mga kananay. Ako'y nagdadabing dito, ako'y natatakam. Si Matthew ay ini-slice ng daddy niya ang kanyang pagkain. So, ganun parati talaga yan. Inuuna namin ang aming anak. So, habang ini-slice, kumakain na siya, pero mainit yan. So, ayan nga pala, steak pala talaga ang order ni Daddy Tim. Pero yung tinapay na yan, ang bango-bango talaga, ang sarap kagatin. Pag ako'y makakain pa talaga ng ganyang tinapay, mga kananay, ay ubos talaga yan. Ubusin ko talaga, promise. At saka may butter dyan na ang sarap-sarap yung butter na yan. Parang hindi ko alam, homemade ata nila na ano na na butter. Kasi Daddy Tim may ice tea sila. So, alam niyo ba mga kananay, ako pag umiinom ako parati ng ice tea, manghihilab yung tiyan ko. Pero matagal na kung hindi umiinom ng ice tea. Puro water na lang talaga ako. Pero sila parang hindi nanghihilab yung tiyan nila. Parang hindi ko talaga na ano napansin na nanghihilab yung tiyan nila. Parang wala lang. Parang sarap talaga siguro pakiramdam mga kananay, no? Pero ako pag inom ako ng soft drinks at saka yung ice tea, ay tiyak talaga na mag-ano yung tiyan ko dyan. Magwawala ang tiyan ko. So, si Matthew naman ay nag-i-enjoy sa kanyang pagkain. Kami lahat, mga kananay, kami nag-i-enjoy. So, syempre, mga nanay, andyan na ang Nanay Jeannie. Ayan sa akin, oh, may shrimps pala na yan, parati ko talaga yan siyang in-order, mga kananay, no? Kailangan talaga yung steak ko ay may partner na shrimps. At saka yung ano nila, yung green beans nila. Pero hindi ko lang alam kung green beans nila ay fresh ba talaga yun or in can. Kasi masarap na kasi mga kamami kasi in can na yan. Pero mas maganda talaga yung masarap. Yung ano, mas maganda talaga yung fresh ba. Pag in can, so siyempre nilalagyan na nila ng timpla, tapos may timpla pa doon sa lata, edi sumarap talaga, pero may mga nilalagay na dyan, pero malay natin, di ba? Pero masarap na, mahalasig. Kumbati na lang tayo, wag na mamili. So mashed potato pala yung in-order ko dyan, hindi pala baked potato. Pero ang kagandahan lang kasi ang baked potato nila or mashed potato nila ay talagang regular talaga na potato. Malalasahan ko talaga yung buo at saka yung balat ng potato. Mm-hmm. So, of course, ang Nanay Jeannie ay nagamit ng fork and knife, no? So, of course, marunong naman tayo kumamit ng mga ganyan. Uy, pero pag dito sa bahay ako'y kumakain, ay nagkakamay lang talaga ako. So, yung mga nanood, yung iba naman, akala nila hindi tayo marunong magamit ng mga ganyan. Of course, flexible tayo. Marunong tayo magkutsara, marunong tayo magtinidor, kung ano-ano pa man dyan. Pero, aaminin ko talaga, hindi ako marunong mag-chapstick. Baka, hindi ko talaga makain yung pagkain ko nang dahil walang ano. Basta hindi ako marunong, so mas maigi pa kamayin ko nila. Pero pag nandito naman tayo sa public area, of course, ayun ako kutsara, tinidor, or ano pa man dyan. Pero dito sa kanila, mga kananay, hindi sila gumagamit ng kutsara, tinidor lang talaga sila. So, yung green beans nila, masarap yan kasi nilalagyan nila ng bacon. Yun na nga, gumagamit na sila ng kutsara pag soup, pero pag halimbawa ganyan, hindi sila gumagamit ng kutsara dyan. Ang ano lang talaga, ang gamit lang talaga nila ay tinidor at saka yung knife. Yun lang, or tinidor. Kung halimbawa walang steak, so tinidor lang talaga. Kasi ang sabi nila, maingay daw yung kutsara at tinidor. Ayaw nilang maingay. Pero ayan, marunong tayong ako, marunong akong kung magtinidor lang, marunong ako tinidor lang at saka tinidor and spoon. Ayan, yung ano, yung tawag doon na maghiwa ka ng ano, ng steak. Marunong din tayo dyan. Kaso lang, pag nasa bahay, syempre kung saan tayo komportable, bahay naman natin yan at itataas natin ang ating mga tuhod at saka may gulay. So, syempre, satisfied. Manguha ko og okra kay akong sudanon. Yes, magsudan ko. Masarap sana okra, no? Lauoy at saka malunggay, talungba, tapos inyo na isda. Pero wala pa, hindi pa nakaready yung malunggay natin. Yung fresh ba na malunggay? Meron akong malunggay pero yung frozen nga. So, gusto ko yung fresh, so. Wala pa, hindi pa nakaready.
okra, ready na si okra. Si Malunggay hindi pa. So, so check. Check long talaga ito si Malunggay. Pero okay lang, maghuwat-huwat lang taan eh. So ito, kuhanin natin si okra. Click. Ayan, may click siya. Pag muklik kasi siya mga nanay, it means linghod ba, linghod. Kung ganahan mo kaon anang kuan gulang, kagahi man ang gulang. Okay. So ito, ay kagwafa. Maliit pa ang okra, no? Ang puno niya, pero lumalaban. Ito na yun, na-harvest kong okra at naka-harvest din ako ng kunting sitaw. Pero pang adobo na yan, pero nag-harvest na ako yesterday. So, everyday ako nag-harvest ng sitaw. Ayan po, paunti-unti. Ayan, kasi hindi naman kadamihan talagang aking sitaw. Tamang-tama lang talaga panggulay. So, ito, nilaga ko lang ang okra at nagluto ako ng egg para sa aking tanghalian. Ang aking matiyo ay pinakain ko na. Masarap yung ulam niya. Kain tayo, ito yung tanghalian ko, no? Meron pang chicken doon, pero ayoko. Hindi ako pwede sa suka. Hindi pa ako pwede sa suka. So, asin na lang muna. Parang yung okra. Fresh from the garden. Masarap. So yummy. Naubusan ako ng brown rice. Alam na yung anak ko. Naglalaro. Sinalat na yung mga laruan. Naririnig ko na. Pantay na hakot natin ang rinig ngayon. Lalaro lang yan siya. Sarap ng okra. Fresh na fresh. Linghod yun. Masarap daw. Maganda daw yung katawan yung ng okra. Tubig. Mm-hmm.